welcome sa channel ni Rafael TV. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and pakiclick na rin po yung notification bell para updated sa mga upcoming videos ko. And for today's video guys, I'll be sharing with you the 10 common mistakes new YouTubers make. And guys, just want to inform you, hindi pa po ako monetize or hindi pa po monetize ang channel ko. Pero at least, di ba, mas mabuti na yung maaga nating malaman kung ano ba yung mga mistakes na yon para mag-improve yung mga videos natin once na na-monetize na tayo at para ma-avoid na natin gawin kung ano-ano nga ba yung 10 common mistakes na iyon. Alam ko, hindi ako famous para panoorin ninyo. At alam ko din na hindi ako famous para pakinggan ninyo. Pero guys, please, ito promise, itong mga sasabihin ko, itong 10 common mistakes na nalikom ko sa pag-research ko, diba? Ganun ako ka-concern. Kasi, syempre, kailangan nating matutunan yung mga do's and don'ts sa pag-YouTube. Tapos, kung ano yung alam mong makakatulong sa improvement ng mga videos mo, i-research natin yan, di ba? Mananood tayo ng mga ibang vlogs ng mga big channels na kasi sila din naman yung makakatulong sa atin eh. Kasi, yun nga, parang sa kanila tayo kukuha ng inspirations, ng tips, ng kung ano-ano pa para lang mag-improve din yung mga videos natin. Number one mistake, super yung nakatingin, hindi sa lens. So, ito yung lagi nating tatandaan, guys. Please remember, sa lens po tayo tumingin, huwag po sa screen. Kasi, ang pangit po talagang tignan pag sa screen po tayo nakatingin tulad po nito. Pero, aminado po ako, sa mga ibang vlogs ko, talagang sa screen din po ako nakatingin. Kasi, syempre, yun nga, new YouTuber tayo, bago tayo sa YouTube. So, minsan, hindi pa rin talaga nating maiwasan na sa screen tumingin, especially kapag nato-curious tayo, curious, nako-conscious tayo. Nako-conscious tayo sa itsura natin. Kung nasa ayos pa ba? Yan, di ba? Ganyan. Kasi tingnan nyo. Ganyan yung itsura pag sa screen po tayo nakatingin. And, mas better po kung sa lens tayo titingin kasi parang nakikipag-usap lang tayo sa viewers natin. Parang ka-eye-to-eye contact lang natin sila. Unlike pag sa screen po tayo nakatingin na parang para tayong ewan doon. Para talaga tayong ewan pag sa screen tayo nakatingin. Kaya, guys, I suggest sa lens po tayo tumingin. And lagi ko rin sinasabi sa sarili ko, Rosel, ayun yung lens. Especially sa cellphone. Ayan. Ito yung lens. Dito ka tumingin. Tandaan. Ganyan, guys. Promise talaga. And for sure din, habang tumatagal tong video na to, sa screen ako titingin. Pero, sanayin na natin yung sarili natin na sa lens tumingin. Paulit-ulit po, sa lens tumingin. At hindi sa screen. Number 2 mistake. Naka-portrait yung video. Ito rin guys. Meron din akong vlogs, ng mga una kong vlogs, naka-portrait din talaga yung video ko. Yung portrait guys, sa mga hindi nakakaalam, is nakaganyan. And yung landscape, ganyan. Pahiga ang landscape. Ang portrait, patayo. Kaya guys, i-practice na rin natin dyan, lalo na yung mga mahilig mag-portrait ng mga vlogs nila. Ang liit kasi guys ng screen, hindi buo. Pag sa YouTube, pag in-upload mo yung video mo sa YouTube, mas maganda talaga pag naka-landscape. So, pag nag-vlog tayo, lagi rin po nating tandaan na naka-landscape po dapat at hindi naka-portrait. Lalong-lalo na sa mga cellphone lang po yung ginagamit sa pag-vlog. Number 3 mistake, yung thumbnails and yung titles. Kasi yung iba guys, mema. Mema lang yung thumbnails nila and yung titles nila. Ang hindi nila alam, sobrang napakahalaga po nito sa YouTube. Sobrang halaga po nito sa vlogs natin kasi doon po nakasalalay kung i-click po ba ng viewers yung videos natin o hindi. Kaya ako guys, magpo-performance na yung YouTube ko sa April 5, 2020. At sobrang nahihirapan pa rin po ako magpadami ng views kasi hindi catchy yung thumbnail ko, yung titles na ginagamit ko. And natutulang po ako kay Petsworks TV. Ang sa Petsworks TV, nasapat na naman kita. Sa kanya po ako natuto kung paano po gumawa ng magandang thumbnail and kung ano yung app na magandang gamitin sa paggawa ng thumbnail. Sa kanya ko po talaga lahat natutunan yan. Kaya guys, kung gusto nyo rin po
magkaroon ng kaibigan sa YouTube na talaga namang napakabait at bibigyan po kayo ng napakaraming tips. Subscribe nyo rin po itong si Pets Works TV. Sa Pets Works TV dahil for sure marami rin pong maitutulong sa inyo yan. Kagaya ko, natulungan niya. Ang dami nang natulungan sa kanya ang Pets Works TV. Shoutout ulit sa inyong gonggang bongga. So balik tayo sa thumbnails and titles. Guys, ulitin ko, napakahalaga po nito para sa ating vlogs. Kasi nga, ulitin ko, isip ko na ko sa lalay, click ng viewers yung video mo. Promise, guys. Pero, wag naman yung clickbait, guys, ha? Wag naman yung clickbait kasi imbis na matuwa yung viewers mo, maiinis ka sila kasi clickbait pala yung video mo. Marami kang matatanggap na mga comments negative and maraming thumbs down. And sana guys, hanap tayo ng time para mag-effort ng thumbnail kasi nag-effort ka na nga gumawa ng vlogs. Siyempre, isama mo na rin yung effort sa paggawa ng thumbnail. Dapat yung thumbnail daw natin is dapat catchy and yung pag nakita pa lang ng viewers sa YouTube is, uy, parang maganda to ah. Kasi nga, ang ganda ng thumbnail mo. Parang maiintriga sila, makikirin sila kung ano ba yung nilalaman ng video na yun. Kaya automatic silang napapaklik dun sa video mo. Number 4 mistake. Walang script o guide. Yes guys, kailangan pag nag-vlog po tayo, dapat lagi po tayong ready. Kailangan may mga guides din po tayo. Katulad nito, meron po akong guide. At nasa harap ko lang po yan para in case may makalimutan po ako. Titingin lang po ako dito. Tapos, madali lang naman po siyang hindi ipahalata kasi isang tingin lang, balik ulit sa screen. Napakahalaga po nito, guys. Kahit hindi script talaga, kahit guide lang po talaga siya sa mga terms na gagamitin mo kasi ako, guilty na naman ako dito, guys. Kagaya, tignan niyo, sa screen na naman ako tumitingin, diba? Nakakalimutan ko talaga, guys. Kaya, ayun. Para habang maaga, kahit hindi pa monetize yung channel natin, natututo na tayo. Tawag dyan. Natututo na tayo, tapos napapractice na natin para ma-avoid na natin yung mga mistakes na ito. Kagaya yung kasasabi ko lang kanina, i-practice sa lens, sa screen kayo pa tumitingin. Diba guys, sobrang hirap kasi talaga niya. Kaya ayun, sana tayo, balik tayo sa walang script o guide. Kailangan may guide po tayo para in case na may makalimutan tayo. Especially kapag ang laman ng video mo or yung content mo ay tips. Mga tips and tricks, tapos katulad itong mga ganito na in order siya, kailangan may guide po tayo para hindi pa natin makakalimutan kung ano yung number one. Kagaya niyan, ang number one natin, dapat sa screen nakatingin, sa lens nakatingin, hindi sa screen. Yung pangalawa, naka-portrait dapat yung video. O diba, tumitingin ako dito sa baba guys, kasi may guide ako. Wala nang dead air, hindi ko na kailangan mag-isip pa, ano yung number two, ano na nga ba, ulit yung pangalawa? Ang dalit yung pangatlo, diba? Parang mawawala na tayo sa ano. Eh, may times pa naman na nakakalimutan na natin i-cut yun pag nag-i-edit na tayo ng videos natin. So, mas maganda na lang na meron tayong script or guide bago tayo mag-vlog or bago tayo mag-film yung gagawin nating video. Okay, kapag on the spot na kasi, pag nasa camera ka na, marami ka pang pwedeng sabihin, marami ka pang, kahit may guide ka kasi, marami ka pang pwedeng sabihin na iba maliban dun sa mga pin-repair mo. Kaya guys, as much as possible talaga, be prepared. Magkaroon kayo ng script, ng guide, kahit ano, lahat ng mga gusto mong sabihin, isulat mo bago ka mag-film. Para handang-handa at para hindi nakakahiya sa mga viewers natin. Diba guys? Tapos, isa pang kahalagahan ng pagkakaroon ng script o guide is para hindi na rin masayang yung oras natin. Kasi like for example, wala kang script o guide. Pag wala kang script o guide, magre-retake ka ng magre-retake. Halimbawa yan, ang haba na ng video mo, nasa 4 minutes na, i-cut mo pa, ipapatay mo pa yung video mo para mag-shoot ulit ng panibago. Hanggang sa umabot ka na ng ilang oras kaka-shoot, wala ka pa rin na pe-perfect kasi nga, hindi ka prepared. So, kailangan prepared po tayo, magkaroon po tayo ng script and guide. Number 5 mistake is yung music or yung background music and sound effects. Yes guys, you heard it right. Kasi minsan may napanood akong vlogs na hindi na marinig yung sinasabi niya kasi nasasapawan na yung boses niya ng background music niya.
Guys, wag naman ganun. Yung mas malakas, nasasapawan na ng background music yung boses nyo. Dapat isakto nyo lang din. Kasi naririnig naman natin yun, ini-edit naman natin yung video natin. So make sure na yung background music is pang background lang talaga. Para lang hindi maging boring yung videos natin. Para lang magkaroon siya ng kulay, ng timpla, ng kung ano-ano pa. Pero, dapat lamang pa rin yung boses natin, guys, ha? Huwag natin gagayahin yung ibang vloggers na sobrang sapaw na yung background music, guys. Kaya dapat balance lang. And bukod pa doon, huwag tayong gagamit ng mga sound effects na maiirita na yung mga viewers natin. Yung imbes na panoorin nila ng buo yung video mo, pero dahil sa sound effects, sobrang naiinis sila, napipigil sila, naaasar sila, lahat ng term na yan. Imbes na panoorin nila, mag-skip na sila. Ayan din ang panoorin yung video mo dahil sobrang sakit sa tenga ng mga sound effects mo, ng kung ano-ano pa yung mga music na nilalagay mo. Kung hindi naman kailangan, guys, huwag na lang po natin lagyan ng sound effects. A few moments later. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung video natin. Supposedly, 10 common mistakes ito, pero sa part 2 na lang po ng video ko, abangan na lang po ninyo yung part 2 para sa liba pang natitira na common mistakes ng mga new YouTubers. Kasi, sobrang haba na ng video and ayoko po yung mahabang video para hindi rin po mainip yung mga viewers natin. Pero, promise po, i-upload ko din po kaagad yung another 5 na mistakes ng mga new YouTuber para po hindi naman po kayo ma-beaten. And napaka-importante rin po nung natitira pang 5. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ayoko po masyadong habaan yung video ko kasi nakakainip din po panoorin kapag sobrang haba po ng video. Pero hopefully, nakatulong po sa inyo and sana, kagaya ko, i-practice na rin po ninyong huwag gawin itong mga nabanggit ko na mga mistakes na ito para sa ikagaganda rin lang naman po ng channel natin ito, sa ikagaganda rin lang po ng videos natin ito. Kaya sana ako, personally, sana makaya ko nang gawin, lalong-lalong na yung pagtingin sa lens at hindi sa screen. Diba guys? So yun lang guys, and sana mag-subscribe po kayo at i-click na rin po yung notification bell. Ulit-ulit ko po itong sinasabi yung iba sa inyo na sasawa na papakinggan yung mga sinasabi ko. Pero guys, ulit-ulitin ko, please mag-subscribe po kayo. At ulitin ko, yun lang guys. Magkita-kits po tayo sa susunod ng videos. Bye!